Hello everyone, for today's video guys, samahan nyo ko gawa tayo ng sandwich. Yung mga kasama ko sa bahay guys, ayaw nilang kumain ng kanin, kaya ito lang ang gagawin kong aming dinner. So ito yung tinapay na gagamitin ko, ito yung parang yung tinapay na sa paggawa ng Subway sandwich. So ito yung meat na gagamitin ko, binili ko siya sa grocery guys, ready na siyang gamitin. At meron din silang yung o-orderin mo na sila ang magkakat ng meat na bibilhin mo per pound. At ito yung mayonnaise, gagamitin ko rin yan sa paggawa ng sandwich. At saka yung mustard, ito yung may honey, kaya medyo matamis-tamis siya. At yung sa akin, itatry ko siyang lagyan ng ketchup. Pero I'm not sure kung magiging masarap yung result. So ito guys, yung meat na gagamitin ko, hahatiin ko siya sa dalawa dahil dalawang pack ito. At yung bubuksan ko, ikikip ko siya sa mas malaki na Ziploc bag para mag-stay fresh ang ating cut meat. Or ito yung tinatawag nila na cold cuts, mga ganun, yung mga Canadian. Ayan, so binuksan ko na siya guys. So ilalagay ko na siya sa Ziploc. At ito naman yung cheese na ilalagay ko rin. I-prepare ko na sila para mabilisan na lang ang paggawa ng sandwich. At ayan, ilalagay ko na siya sa Ziploc para kapag nadukot ko na yung meat na kakailanganin ko sa aking paggawa ng sandwich, mabilis ko na lang siya na isisil at ibabalik sa fridge. At ito na nga, uumpisaan ko na guys ang paggawa ng sandwich. So hihiwain ko lang itong bread, pwede siyang i-reheat ng kahit na 1 minute sa air fryer or sa oven. Pero dito hindi ko na siya i-reheat guys dahil fresh naman itong bread na aking nabili. At ang unang gagawin ko dito syempre ay ang maglagay ng mayo para may lasa yung ating sandwich. Mamaya kapag tapos na, kapag kinagat, masarap yung lasa ng sandwich. Pag may mga panlasa na ilalagay na ganito, ito yung mayonnaise, so yan ang nauna. So medyo kulang, dadagdagan ko pa siya ng konti para maikalat ko siya sa buong bread na ganito. Ganyan lang guys, kasimple yung gumawa. Lalo na pag yung mga may moment na yung ayaw mong magluto, ayan, mabilis na gawin itong sandwich. At ito naman yung mustard guys, hindi ko na siya ikakalat, ganyan lang siya kasi okay lang naman yan. At ngayon naman, isusunod ko nang ilagay itong meat. Bale, tatlong flavor itong nakapack na meat na nakalagay dito, salami, yung smoked ham, at yung kalimutan ko yung isa guys. Bologna pala. Ayan, ganyan. Ganyan karami yung ilalagay ko para sa isang kagat malasa yung ating sandwich. Ay, ang sarap sa pakiramdam guys kapag yung tinamad ka ng magluto or ayaw mong kumain ng rice at merong kang magagawang sandwich na ganito, ay kompleto na ito guys na pang dinner. At medyo marami namang yung meat kaya busog ka talaga. At tignan nyo naman kung gaano kabilis gawin ang sandwich. Kaya okay na okay ito. Kapag gutom ka na at ayaw mong kumain ng rice at talagang gutom ka na at that time, merong kang sandwich na gagawin, mabilis, napakabilis lang talaga gumawa ng sandwich. At ayan, patapos na itong unang sandwich na ginagawa ko guys. Ayan, ready na yung kainin. Ganyan lang kabilis gumawa. At teka lang guys, nakalimutan ko palang maglagay ng cheese. At ito na nga, lalagyan ko siya ng 2 pirasong cheddar cheese. Masarap yung sandwich na ganito pag yung gamit ay yung Swiss cheese, yung white. Pero wala ako guys, kaya okay na rin itong cheddar cheese.
At ayan guys, tapos na ang aking paggawa ng sandwich for dinner. Ganyan ang itsura niya guys, medyo marami yung meat, masarap. So ayan lang for today's video guys. Thank you so much for watching. See you on my next one. Thank you. Bye!